Makakasama natin si Sir Rudy Biscaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ka Rudy. Magandang hapon po naman din sa inyo. Kasama mo ngayon si Marisol Binosta, ang hipag ni Edward Yu na isang ama sa tatlong mga minor de edad pa. Ang kanilang hinaing ay ang hospital bills ngayon ni Edward na umaabot na sa mahigit 200,000 piso, Ka Rudy. Kumusta po ngayon yung kalagayan nitong si Edward dahil nasa ospital pa po? Ano yung sabi ng doktor? Okay na siya, pwede na po ilabas. Ang problema lang po namin is pambayad po ng ospital. Kaya sinubukan po namin lumapit ito sa Ako Bicol Party List na baka sakaling makahingi ng tulong ang hospital bill po. Opo. Ito pong sakit sa bato ni tatay, mga ilang taon na po niyang iniinda ito? Mula po noong 2017, nag-start po yung sakit niya. Pero ito pong 2023 po, parang nagkakomplikasyon pati diabetes. Opo. Kaya naputulan na po siya ng paa. Opo. Kita po sa pictures ano, nawala, sa picture na wala na pong paa itong si tatay. Yes. Opo. So, ibig sabihin, bukod po sa sakit sa bato, meron pa pong iniindang sakit itong si tatay. Ayun lang po. Yung sakit niya po saka sa diabetes niya lang po. Opo. So meron ding diabetes si tatay. Ilan po yung anak ni tatay Edward? Tatlo po. Kumusta naman po itong mga anak ni tatay Edward? Okay naman po. Nakakapag-aral naman kahit paano. Meron na din po bang may trabaho, may pamilya sa mga anak ni Tatay Edward? Wala pa po, maliliit pa po. Ang panganay niya is 14 years old. Ang bunso niya po kasi is 8. Ganun. Yung pangalawa po, nasa 12 pala po. Ayun, mga bata pa yung mga anak ni Tatay Edward, ano? Late na po bang, late na nag-asawa si Tatay Edward? Yes po, late na siya nag-asawa. Opo, so paano yan ngayon? Ano yung trabaho ni Mrs.? Sa ngayon po, wala na nag-pandemic, wala pa siyang trabaho, kasi pinagpo siya ng trabaho, kaya nawala na siya ng negosyo mula pa ng pandemic. Opo, yung paano yan? Paano po yun nila na nasusustentuhan yung kanilang pangangailangan gawa ng meron pong sakit itong si Tatay Edward? Si Mrs. naman po ay walang trabaho. Tulong po namin magkakapatid. Kaso hindi naman po namin kayang supportan lahat ng pangangailangan niya sa medical, lalo na kung sa mga anak niya, financial. Kaya humihingi po kami ng mga tulong sa mga gobyerno. Meron din po tatlo nakapagsabi sa amin na pwede kami gumamit dito sa party list. Kaya nag-try po kami pumunta rito. Ayun po, nakakita namin si Mang Rudy. May nagturo sa amin dito kay Mang Rudy Biscaya na pwede namin puntahan dito sa Ako Bicol Party. Apo, nanay, tama po yung desisyon nyo. No? Sikat na talaga itong si Sir Rudy. Dahil marami na sa kanyang naghahanap para humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. So ngayon po nanay, nasa magkano na ba yung hospital bills nito pong si Edward? So ngayon po, ang last na update ng bill namin is 183,000. 183,000? Opo. Yes po. At yan na po yung pinaka-latest? Opo. Magdadalawang buwan na po siya sa hospital hanggang ngayon. Opo. So hindi po kayo makalabas-labas dahil kulang po yung pera ninyo? Yes po. Okay. So makinig kayo, ano? Ka Rudy? Alamin natin para sa agarang pagtugon sa pangangailangan medikal. Ka Rudy, ano po yung may tutulong ng Ako Bicol Party List dito po sa sitwasyon na mataas po yung hospital bill nitong si Edward? Ito po ay lakas loob na lumapit sa akin upang humingi ng tulong. Tayo naman, tinawagan ko agad ang ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong kababayan natin ito para po sa National Kidney. Opo. Madaling salita po, ito na ang kanyang guarantee letter na kahalagang 100,000 na pinakaloob ng Ako Bicol Party List ng ating butihan Congressman Saldico. Ayun! So, nanay, ayan po, hawak mo na yung guarantee letter na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. So, napakalaking tulong po ba yan sa inyo, nanay, para po makalabas na ng ospital? Ito pong si Edward. Opo, napakalaking tulong na po itong binigay sa amin ng Ako Bicol Party List.
mailalabas na po namin ang aming pasyente sa binigay niya sa aming tulong. Opo. So ready na po ba yung mga gamit ni Edward, yung mga ano para makalabas na po kayo sa ospital? Yes po. Dahil sa binigay po ng medical party list 100,000 pesos na ilalabas po na namin ang aming pasyente. Ayun. So ano yung masasabi niyo po? Ano yung masasabi niyo po sa agarang pagtugon ng Apo Bicol Party List sa inyo pong problema ngayon para po makalabas na ng ospital itong si Edward? Salamat po sa Apo Bicol Party List, lalo na sa Congressman Saldico at si Sir Rudy Vizcaya. Salamat din po sa Apo Bicol Sabang. Opo. You're always welcome po nanay ano at sabayan niyo po ng panalangin para dire-diretso po yung pag-recover ni Tatay Edward. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Apo Bicol Party List. Opo. Salamat, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Apo Bicol Party List sa National Capital Region.